Inamin ng ilang pumirma at ibang nagpapapirma sa People's Initiative Form na ginawa nila ito dahil sa pangakong pera. Sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, may ilang nagpakilalang konektado umano sa isang party list group. Live mula sa Davao City, nagpapatrol Sherry Ann Torres. Sherry Ann, ano ang bagong impormasyong lumabas sa imbestigasyon dyan? At bakit sa Davao City dumayo ang komite ni Senator Amy Marcos? Alam mo kasi Bernadette, marami mga taga rito sa Davao, no? Yung nagpakita ng kanilang interes na magbigay ng kanilang kwento kung paano umano sila naguyo dito nga sa pagpirma sa People's Initiative. At dito sa pagdinig kanina, nagkita yung mga nagpapirma at pumirma. At nagsabi rin yung ilan kung sino umano yung nasa likod nito. Ganito umano ang estilo ng mga tao nag-iikot at nagpapapirma sa signature form sa mga komunidad sa Davao City. Sabi ni Barangay Captain Robert Olan-Olan, dahil nakatago ang salitang People's Initiative at pangakong ayuda, marami ang pumipirma. Bukod kay Olan-Olan, pinahinto na rin na ilang kapitan ng barangay ang pag-iikot ng PI form dahil umano sa kawalan ng public hearing. Sabi ko, bakit nagkaganito? Pabigla-bigla ang mga papel na to. Kaya nga, kinumpiskate ko dahil hindi talaga ito nagadaan sa insaktong proseso. Ang nangyari kasi, nung tumawag na yung mga proof leader na ito na may umiikot na papel, nung nakita ko, yun na nga, itong may initiative, People's Initiative. Pinatigil ko. Isa sa umaming nagpapaikot ng PI form si Richel Sequeira. Nagpakilala siyang barangay coordinator ng PBA party list, partidong kumakatawan umano sa kapakanan at interes sa mga atleta at kabataan. Kinumpirma rin ni Sequeira na kasama sa paliwanag niya ang pangakong ayuda sa sinumang pipirma. Bawat pirma may kapalit na claim stub o coupon. Ano ibig sabihin ng coupon na coupon? AX po. AX? Opo. Once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. First time ko nakarinig ng AX kasi more on ayuda, ganun man ang ayuda. Yes. Sino kasi, ang nagbigay sa'yo ng coupon na yan, na ipamigay? Nagbigay ng instruction sa'yo? Si Ben Sarriap po. Mister? Ben Sarriap. Alam mo kung sino above pa kay Ben Sarriap? Yes po. Sino? Congressman Miggs. Nograles po. Yes. Ang tinutukoy na Miggs Nograles ay si Representative Margarita Attorney Miggs Nograles, ang kinatawan ng PBA party list. Hindi pa siya tumutugon sa mensahe na humihingi ng kanyang panig. Ayon kay Kapitana Janet Suwam, marami ang naniwala sa kanilang lugar na suportado ng kanilang mga leader ang People's Initiative hanggang sa batikusin ito ni Davao Congressman Paulo Duterte. Marami anya ang nagtangkang bawiin ang kanilang pirma habang sinunog naman ng ibang nagpapapirma ang hawak nilang form. Wala si pirma lead convenor Noel Oñate sa pagdinig. Sabi ng mga abogado niya, hindi nila kilala ang mga pangalang lumalabas sa pagdinig. Pinayuhan naman ng mga senador ang publiko na bawiin ang kanilang pirma. Pero hindi ganoon kadali ang proseso. Mayroon po kayong karapatan na bawiin ito at dapat bigyan po ito ng mekanismo ng ating COMELEC. Ang guidance po sa akin ng Deputy Executive Director for Operation namin, kapag may mag-recall sir, hihingan namin ng affidavit, then i-compile namin sa office. But the whole signature sheet sir, hindi namin maibalik. Dali-dali magpapirma. So yung tao, unang-una, kailangan pumunta sa opisina ninyo, sa COMELEC. Tapos, gagawa ng affidavit. Yung affidavit, kailangan notarize. Kapag nabigay sa inyo, magte-take note pa rin kayo, pero hindi pa rin i-withdraw yung signature. Para sa liderato ng Kamara, aksaya lang ng panahon ang pagdinig ng Senado. Wala po silang napatunayan na merong tumanggap ng anumang halaga dito sa People's Initiative. Kaya ang pakiusap ko sa mga kaibigan nating senador, tutukan nyo yung RBH6. Ito ang napagkasunduan natin kasama ng ating Pangulo.
Alam mo, Bernadette, nung matapos yung pagdinig dito, dakong alas 6 ngayong gabi, nilinaw nitong si Senator Amy Marcos na hindi nila ito ginagawa, itong investigasyon na to, para mag-target o kaya ay manira ng isang individual, kundi para malaman kung sino talaga ang nasa likod nung anya ay mali-mali na pagpapatupad ng People's Initiative na ito. Samantala, nasa original guest list si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig na ito, pero hindi siya dumating. Bernadette? Sherry Ann, maiba lang ng konti ang nakikita namin, umuulan dyan. Kumusta naman ang mga kababayan natin dyan sa Davao City? Oo, alam mo Bernadette, dito sa kinalalagyan namin ngayon ano, sa Davao City, medyo manakanaka lang yung pag-ulan dito sa syudad. No? Pero yung sinasabi nga no, ibang mga nakakausap natin dito, yung doon sa bandang Tagum at doon sa isa pang bayan ay mas malakas daw yung ulan. At saka talagang paggabi o pahapon, talagang malakas ang ulan at bumabaha pa rin, Bernadette. Sige, maraming salamat. Alam ko usaping politika yan, pero syempre dapat mag-ingat po ang ating mga kababayan dyan. Maraming salamat, Sherry Ann Torres. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.